Hi, hello, welcome back to my channel. This is me, Janet Lang. So, for today's video guys, ay mag-react tayo or sasagot tayo sa aking pinost sa aking Facebook na ask question about me. So, without further ado guys, let's get started. Started. So, first question is, sabi po ni Raiso Akula, what is your favorite hugot song? Ang favorite hugot song ko po ay Dahil Mahal na Mahal Kita. So, next question. Ang sabi po ni Anjong De Odette, ako ading adult question. It is very important to a lady for his partner to have a dog or its mother love the most kahit jutay. Hayan, maloka ka na. Sa akin kuya, its mother love the most kahit jutay ka na kung mahal mo naman ang isang tao at accept mo siya. Kasi being in love with someone else, if you're contented to him, you don't need na maghanap pa. Kasi once nakita mo yung si the one eh, wala ka nang hanapin. Hindi na kailangan na ducks, di ba? Oo. Kung mahal mo siya, eh, hindi ka na maghahanap ng iba. Contento ka na sa kung anong meron siya, o di ba? Next question. Sabi po ni Arlene Cookhub, may mga bagay ka bang nagawa na pinagsasihan mo at bakit? Ang nagawa ko siguro. Ang pinagsasihan ko na nagawa ko, eh, yung hindi ko tinuloy na sumali sa church namin. Kasi, what? Naging isang choir member ako doon, choir soprano member. Pero naging backslider ako. So, ayun. Nami-miss ko na yun kaya ang yung kumanta sa harap ng simbahan, na naging active simbahan, o diba? So, ayun ang mahirap. I miss you, my simbahan. So, next question po tayo. Sabi po ni Lisa Bagayan, ang haba-haba naman. Janet Lags, chance ko na magtanong sa'yo. So, Janet Lags, alam naman ng lahat na may 2 kids ka na. So, now, ang tanong ko, kung ang ibang preference gagawin nila sa name ng baby nila sa Bible, at ang fave artist at mixed name nila, ikaw, saan mo nakuha ang name ng baby mo? Saan mo sila pinamilihi? At anong mga same ng ugali mo parehas ng mga anak mo? Sa akin naman, nakuha ko yung pangalan ng panganay ko sa akin din, Janet. Pero, lagay ko lang ng GK. GK, in short, pag may tumawag sa kanya, GK, wala lang. GK lang, hindi ko pinag-isipan yun. Pero, yun lang ang, naisip ko na pangalan na gusto kong pangalan. At sa bunso ko naman is yung tatay niya, kasi sabi ng tatay niya, kinuha daw niyang short as in TJ. T tapos J yung pangalan ng yung anak niya, kasi kapag daw sumali sa politics yung anak niya, na-memorize nila yung pangalan niya agad at di daw mahirap yung anak niya. Pinaglihi ko yung panganay ko sa barbecue, at secondly yung bunso ko eh sa tawag nun, kape. Ang hilig ko po sa kape. Kape as in coffee. Tapos, ano mo sabi na parehas yung galing ng anak mo? Ang pakaparehas ko pong galing yung panganay ko. Tahimik po siya. Mahilig po siyang mag-sinsun, guys. As in, sinsun sa messenger, mga text ko, tinatawagan ko, hindi siya sumasagot. So, ayun, saan nga nagmana kundi sa nanay, di ba? Nagmana sa nanay, kahit tawag ako ng tawag, online siya, hindi sa sumasagot po. Tapos, pag mag-message ka, ang napakadagal mag-reply. May katabat na ako, guys. So, sorry ko sa nasinsong na-reply yan. So,
Next question, guys, is ang sabi po ni Jacob Corpus, ano yung kinakatakutan mong mangyari sa buhay mo? Ang kinakatakutan ko pong mangyari sa buhay ko is, syempre, yung hindi ko maibigay yung gusto ng mga anak ko, di kaya hindi ko maiprovide yung kailangan nila. Syempre, ayokong magkaroon silang sama at sama ng loob sa akin. Ayun lang. Sorry. Next question, ang sabi pa ni Lilia Bautista Ruth, haha, wala akong may tanong kay ito na lang. Pwede ba kitang maging BFF? As akin naman, sure, why not po? PM is the key. And syempre, kung gusto mo maging BFF ko, ikaw muna mag-call sa akin. Natin, naiya ako eh. Next question, sabi pa ni Marlene Rosales, ano masasabi mo sa mo about sa mga student na nag-suicide ng dahil sa module? Ang masasabi ko naman is, sa module is, ayun nga, kailangan magpakatatag sila sa nangyari ngayon. May dahilan kasi kahil kay COVID, o kaya corn beef, kaya kailangan nilang maging matatag. Siyempre, nasa magulang din yan. Kung ano ang gawin nilang pagturo sa kanila. Kasi mostly naka-base yan eh. Kung ang nanay, bungangera na magturo sa anak at laging pinapalo kahit konti lang na hindi naintindihan eh. Siyempre, magkakaroon ng sama ng loob yung anak na sa kanya eh. Bakit niya ako ginaganito, ginaganyan. Pero kung in a nice way ka naman at cool and strict mom na magturo sa inyong anak at pinapaintindi mo ng maayos, maganda siya. Wala siyang maiisip, hindi niya maiisip na magpa, alam mo na. So, next question. Sa'yo po ni Rian Pinks E-Love, my question is, lights on or lights off? Pwede bang lights on para kita? Charot. Next question, sabi po ni Jason A. Acosta, do you consider yourself to be a giver or a taker? Why? Mas gusto po, is better to give. Giver ako eh, is better to give than to receive. Kasi the more you give, is the more blessings you have. Diba? Ganun po talaga kasi naranasan ko po. Kung take ka ng take ng take, wala pong blessings na darating sa buhay mo. It's better to give than to receive po. At next question, ang sabi po ni Rosel Bagirat, kailan ka uuwi? Charot. How do you describe yourself as a single mother? Do you love your children equally? Ate, tagal, ayaw ko pa pong umuwi. Di po muna ako uuwi sa ngayon. And how do I describe myself as a mother? And syempre, as long as kaya kong mag-sacrifice, o di kaya, mag-sacrifice para sa mga pamangkin mo, para sa mga anak, gagawin ko. Kasi mahirap kasi maging isang single mom. Wala akong maasahan. So, at least, I will do this one or I will sacrifice for the sake of my kids din naman. Hindi naman po para sa akin. So, do you, sabi po niya, another question, do you really treat or love your children equally? Yes, ate. As long as kaya ko na i-treat sila parehas or equally, gagawin ko. So, next question. Sabi yung Cesar Ian Petal Corinne, rated PG, which do you prefer first, love or sex? And why? I prefer po na love syempre. Mauna muna ang love bago yung paano hindi mo mahal yung isang tao kung paano pang pag alam mo na kung hindi mo siya mahal. So, next question. Sabi mo ni Kita Villanueva, ang tanong po niya ay, paano mo nalagpasan ng pagsubok sa buhay mo?
Nalagpasan ko po ang pagsubok sa buhay ko at ikigigiin. Siyempre, first of all, magdasal tayo kay God na sana tulungan niya tayo sa araw-araw na pagsubok sa ating buhay, maging matatag at siyempre, makinig sa mga nakakatanda sa'yo, sa bawat payo nila, kung alam mo naman na nakatulong sa'yo, at ikakabuti mo, ayun lang po, pray, and then, always pray to God na ilid ka sa right path na tatakahin mo sa araw-araw. Sabi po ni, next question, sabi po ni Jokat, Songgip Katamko, ang sabi po niya, ilan na ang pinaasa mo, bebe? Wala po akong pinaasa. Bebe Jokat Songgip Katamko, o aka Papa Jokats. Wala po akong pinaasa. Sorry ka. Sila ang umaasa, charot. Wala naman akong ginagawa. Charot. Next question. Sabi ni Bob Saranes, ang sabi po niya, bakit lahat ng YouTuber ay nagiging malapit sa'yo, idol? Hindi ko po alam. Siguro, very supportive po ako. And then, palakaibigan siguro. Thanks to you, Ate Lisa Bagayan, kasi na turuan mo yung puso ko na, i-open ulit ng pagtitiwala. Ganun yun. Charot. Pero totoo yun, guys. Si Ate Lisa po ang lahat ng dahilan kung bakit makapal yung mukha ko dito. Naging monetize ako. Siya kasi yung unang taon niwala sa akin. So, thanks to you. At saka, lahat po ng aking lahat po ng aking YouTuber friends hindi po kami connected sa Messenger. Siguro pag mag-LS sila, meron man connected sa akin sa Messenger if close friendship ko po sila. Pero yung ibang sinusuportahan ko po na LS, every LS sa YouTuber, syempre, na ako kasi yung tipong once na naumpisahan ko po kasi tawag nun, mag-support sa isang LS, hindi ko po kayang mag-support sa kanila, parang nagigilty ako, bakit hindi ko sila napuntahan. Ayokong magkaroon sila ng sama ng loob, kasi always po talaga ako na supportive sa bawat LS na mga sinusuportahan ko sa YouTuber. At saka, hindi po ako basta-basta pumupunta o sumusuport sa isang LS. Kasi, parang obligasyon na yun kasi sa akin . Mas kasi na pinuntahan kita sa una. Kailangan talagang andun na ako lagi para mag-support para sa iyo. Next question. Sabi po ni Kuya Jan Alex Silvestre. Tanong po niya, sino ba si Janet sa totoong buhay? Ano bang ginagampanan ni Janet sa pang-araw-araw? At in your own capability, ano ba ang kayang gawin ng isang Janet? At paano ka maging isang magandang halimbawa sa nakakarami? Si Janet po sa totoong buhay, isa po siyang single mom, at ang ginagampanan ko po araw-araw kailangan kumayod para magkaroon ng pang gastos. Pampadala ng panggastos ng mga anak ko sa Pinas. Syempre, as a single mother, kailangan mo kumayod for the sake of your kids. Na syempre, in my own capability, at syempre, sa ngayon, nagiging isang YouTuber na ako, kailangan natin pong maging isang example o maging humble always, kasi hindi natin maging humble po always tayo at lumayo tayo sa kung saan man tayo nang galing, guys. Kahit kung saan man tayo nasa taas man tayo o ang naging successful man tayo sa pagdating ng araw, we need to be humble always.
But if you close your eyes, close your eyes. But if you close your eyes.